Ano natin kung paano ba ako makilala. So, kahit naman kahit hindi ka naging captain, naging chairman, naging kagawad, basta ikaw ay kinikilala bilang leader dahil sa inyong ginawa sa iyong komunidad, ay leader ka. Dahil kinilala kang leader. O, para malinaw sa ating lahat, dahil yung iba, kinu-question, hindi naman naging leader yan, wala, hindi naman naging captain yan eh. Hindi yun ang ating sukatan bilang leader, bilang tayo ay katutubok. So, ito ay ginagalang dahil sa kanyang mabuting pinagkitang ginawa, mabuting kaugalian. Oo. Siya ay kinilalang leader sa kanyang community. Halimbawa, sa bayan ng San Jose, o parang dahil iba, hindi naging tiktin ang hahabol, hindi naging kagawad. Pero kinilala lang na-espito na bilang leader dahil sa pinakitang ginawa, dahil pag may problema, isa siyang lumalabas para ayusin yung problema ng pangkatubo. Pag mayroong proyekto, isa siyang tumutulong para may isa ayos. Ganun po yung sinabing kinilalang leader bilang katutubo. O sumunod dito ay yung may sapat na kalaman sa kaugalian, kultura, tradisyon at batas pang katutubo sa pinagbilangang tribo. Meron po ba itutang katutubo? Yun ang sinasabi. Dapat lang naman. Meron po ba itutang katutubo? Para lang sa ganun, pag tinanong ka, meron po ba itutang katutubo? Ano ba ang kultura ng katutubo? Hindi po ka lang masasabi. Hindi po. Dapat po. Ano ba ang kultura ng kaita? Hindi po dapat. Ano ba ang masasabi mo sa kultura ng kaita? Ano ba ang ipapakita mo? Hindi po dapat. Meron kang masasabi. Dahil pag kayo ay, pag ikaw ay naging IPMA, o sa lalawigan ng tarla, magbabalangkas kayo, magkaroon kayo ng resolusyon na magsusulong ka ng isang panukala mo doon na magkaroon tayo ng tinatawag na regular na araw ng katutubo sa lalawigan ng Tarlac para maipakita natin ang iba't ibang kultura, tradisyon ng ating katutubong ay tatapulog at kasi alam mo. Ganun po yun. O magpanukala ka ng iyong ordinance o resolusyon na kailangan kontrolan ang pagsasayos ng lupayan ninyo noon sa domain. Alam mo, ano bang dapat natin isayos doon? Alam mo kung ano ang tungkol sa ansang domain. Dahil tatanungin ka, ano bang ansang domain? Sabihin sa inyo ng kapwa mo na ilan na bukal sa panalawigan ng Tarlac. Dahil yung kapwa natin doon, kapwa natin Pilipino, pero hindi sila katutubo. So natural, natatanungin nila, ano bang ibig sabihin ng ansang domain? Ano bang ibig sabihin ng lupahin ni Nuno? At ano bang makikita natin doon? Yung ganun, dapat may alam ka. So, yun ang sinasabi nito, na dapat meron kang kalaman. Sa mga lalala sa ating kaugalyang katutubo na nakatira sa ating lupahin ni Nuno o sa ating katutubo komunidad. Yun po. Pang sumunod ay yung sinasabi na matino ang kanyang pag-iisip at mahusay ang pagdidesisyon. Ito yung sinasabi. Kailangan pag ikaw ay isang bukal ka, isang board member ka ng lalawigan ng Tarlac, kailangan na pag nag-desisyon ka, yun na. Ang sinabi ko ay nasabi ko na. Hindi yung pumunta yung isang indio o sinumang sa katipon mo ay nabago na ang desisyon mo. At pumirma ka na hindi alam ng iyong kapwa katutubo o mga tribal leaders. Yung ganon. Pagka sinabi mo magkaroon tayo ng ordinance sa lalawigan ng Tarlac na magkaroon tayo ng araw ng katutubo sa ganitong pitsa at ito ay dapat natin pagpasyahan bilang mga tribal leaders. Pag sinabi mo ganun at napagpasyahan nyo na, okay na yun. Hindi yung pumunta yung may pumunta sa likod mo na ibang tao, ay hindi mo pwedeng gawin yun dahil baka paano kami na hindi katutubo nun. Nagsabi ko nun ay nagbago ng isip ko. Yun ang ibig sabihin nun. Pag ikaw ay leader, dapat may panindigan. Ganun po yun. So, sumunod doon ay yung